alas 6:38 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Kami po ang inyong makakasama, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam, at sa ating mga tagapakinig. Bakit kaya no Martes pa lang, pero parang haggard na tayo. Stress sa kami ng aking panyera. Marami kasi mga deadlines ngayon, Attorney Cam. Pero ang ating mga kababayan, congratulations. Simula po July 15, nag-take effect na po yung 40 pesos. Although katiting lang, nag-take effect na yung 40 pesos na aumento sa sahod dito sa National Capital Region. Yes. Para po sa mga nasa yung outside, workers outside National Capital Region, antabayanan na lang po ang magiging outcome ng mga ginagawang pagdinig at pag-aaral ng National Tripartite, National Wage and Productivity Board. Yun. Isa rin sa mainit ngayon, Panyera, yung usapin. Maharlika. Mm-hmm. Usapin sa tungkol sa territorial dispute ng Makati at saka dito sa may Taguig. Mm-hmm. Alam mo, may nagsabi sa akin bakit kaya kasi ayaw daw lumipat ng mga residente ng Makati sa Taguig because of the benefits. Oo, marami kasi mga benepisyo, Attorney Cam, sa Makati. At isa pa rin mainit na usapin, yung desisyon ng International Court of Justice, no? Doon sa kung mai-issue ba ng warrant of arrest si Pangulong Rodrigo Duterte o magpapatuloy ang mga pagdinig pagdating doon sa war on drugs. Mm-hmm. Dalawang senador ang sinasabing dawit, Attorney Cam, pero of course, wala namang enforcement, right? I mean, authority para magkaroon ng arrest. Unlike sa atin, na pagka dito sa municipal, kumbaga, municipal laws, ibig sabihin yung batas dito sa Pilipinas no? Ay maaring utusan ang NBI, enforce, yes. ang PNP. Mga PNP na magkaroon ng pag-aresto. Walang ganun po, no? Ang aspeto na ang International Criminal Court. Yun, yan ang mga mainit ngayon. Mm-hmm. Panyera, may makwento ka lang. May nagtanong kanina, sabi, bakit kaya hindi nasusunod yun Vox Populi Vox Day? May ganun, Panyera. Mm-hmm. Sabi ko naman, usually po kasi ang Vox Populi Vox Day, applicable yan kapag question of election, yes. Pero hindi siya applicable sa territorial jurisdiction. Mm-hmm. Yan. So, napakainit ng ating politika ngayon, Panyera. Mm-hmm. At syempre, chillax lang tayo ngayon, pero marami naghahanda na rin, Attorney Cam, and sa SONA, no? At inaasahan natin na sa 24th, tama ba ako? Sa 24th. Magkakaroon na ilalabas na at mapipirmahan, Attorney Cam, itong estate tax amnesty extension. Yes. Ang nasa proposal pala na nakarating sa Malacanang is not until December 31. Mm-hmm. It's until July 14, 2021 na deaths. Yun. Mm. Tabayanan po natin yan. Yun pong may mga problema dyan at namatay, no? Itong mga nagdaang taon. Wag po muna kayo magsettle ng estate. Antayin niyo po yung amnesty para po makatipid konti. Ay, malaki ang matitipad, Attorney Cam. Yes. Dos Kumpanyeras. Ngayong gabi po, maganda ang ating pag-uusapan dahil may kinalaman po ito. Ano po? Sa kustodiya ng mga anak. Kaya alam naman po natin na minsan, no, yung pag-ibig ng dalawang tao turn into sour na medyo na giging hindi maganda, kaya nagkakahiwalay. At kapag nagkahiwalay, naapektado ang bata dahil ang unang tanong, kanino mapupunta ang kustodiya ng bata? At pangalawa, kung halimbawang nakuha po ng nanay ang kustodiya ng anak,
pwede bang hindi niya ipakita ang bata sa tatay? Ito ay usually nagiging problema, Attorney Cam, para sa mga illegitimate children, no? Yes. Yung non-marital children. Kasi yung kasal ang mga magulang, ang sinasabi, joint parental authority. Unlike in the case of yung mga non-marital children na default na custodian at nag-exercise ng parental authority, no, ay ang mga nanay. Ayan. Eh pag ganito po, no, wala na bang apela si tatay na na-deprive ng parental authority? Kasi po, kadalasan, no, yung mga nagsasama ngayon, without the benefit of marriage, no, hindi kasal, nag-live-in, tapos naghiwalay. Ayan. Siyempre, napamahal na ang bata, especially sa mga tatay. Eh, parang, mga lolo't lola na din. Oo, parang ang sabi nila, parang lugi kami doon ah. Kasi ano, hindi namin makikita lagi ang aming anak. Minsan pa, Ayaw ipahiram. Tapos kapag ano pa, no, ang ginagawa, eh, magbigay ka muna ng suporta bago mo makita ang iyong anak. So ang tanong, pwede po ba nagawing kondisyon sa pag-allow ng pag-visit or para makita ninyo yung pagsusustento? Kasi Attorney Cam, ginagawa parang hostage. Eh. Oh, correct. Diba? O pamba-blackmail. O hindi mo makikita ang anak mo hanggat hindi ka nagbibigay ng sustento. Yeah. O taasan mo to kung hindi mo na mahihiram ang bata. Naku po, ayan. Yung mga threat ng mga nanay naman sa mga tatay. So, wala na bang laban ang mga ama? Ayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Napakagandang topic sa ating programa. Dos Kumpanieras. So, simulan na po natin, no? Sabi nga ni Panyera, under the family code, ang tatay at ang nanay kapag kasal po ay jointly mag-exercise ng parental authority over the persons of their common children. Ngayon, in case of disagreement, di nagkasundo. Sige, patuloy, Attorney Cam. Sino ang magpe-prevail ang desisyon? Ang sabi ng family code, si tatay. Yan. Unless merong... Although may pwede mo siyang questionin. Yes. Unless merong, of course, judicial order din. May pagka-patriarchal pa din ang ating family batas. Code. Ayan. At syempre, no, pag-uusapan din natin yung custody. Tutukan muna natin yung over legitimate children, tapos mamaya puntahan natin yung illegitimate children. Ayan. Sabi ni Panyera, in case of separation, ito na, naghiwalay na po ang mag-asawa. With the benefit of marriage, kasal po itong mag-asawa na ito, ha? Sino na ang mag-exercise ng parental authority? Ang sabi po ng family code, ang mag-exercise po ay yung parent na designated by the court. Siyempre, ang korte rin po, no, shall take all of the relevant consideration. Especially yung sinasabi po ng batas, ano po, na yung kapag ang bata ay less than 7 years of age, ito dapat ay hindi mawawalay sa kanyang nanay. Unless although meron pong makitang kasi, yes. Let me just cut you there, no. Although kasi sa ating sistema, no, hindi naman tayo, wala naman tayo dun sa in the habit of going to court for custody. Correct. Very seldom lang ito because it entails legal battle and it entails expenses. Yes. Kadalasan pag naghiwalay, napag-uusapan naman, no, kung hindi nag-away basta kung kanino ang kanino na iwan, lumayas, iniwan ang bata sa nanay, edi yun na. Yun na ang nagtitake ng custody. Although, of course, yung mga yung hindi sinamahan or hindi kasama ang anak, pwedeng dumulog sa korte. Ayan. Ito naman yung sinasabi ni Panyera, yung mga may kakayahan din, Panyera, no, na grabe, no, kaya makipaglaban, pride ang umiiral, dadaan sa korte. At syempre, especially yung mga nanay na kumonsult sa mga abogado at alam itong provision na sinasabi na yung less than 7 years of age. Unless, sabi ko nga kanina, no, merong compelling reason na makita ang korte na ang isang ina po ay hindi fit. Unfit. Yan. Dos Kumpanieras. Eto naman, Panyera. Ayan, papano naman daw yung mga illegitimate children? Ayan, sinabi na aking Panyera kanina, ang mga minor de edad po, nasa pangangalaga ng nanay, yung parental authority. Ang misconception lang dito, Panyera, kapag mga naghihiwalay po yung mga tatay at nanay, syempre yung nanay, no, kapag hindi nakapag... sustento. Hindi, yung nanay na hindi aware sa kabatas na ito,
tinatakot sila, oh, wala ka namang trabaho, wala kang kakayahan na buhay na anak ko, dapat sa akin, sa tatay, no? Isa rin yan. Oo, di ba? Yung custody, no? Tapos parang napipilitan na lang yung nanay na, sige, sa kanya na lang, gano'n, no? Ayun, so, yun ang malungkot dito. Although, sa batas po, ano, sinasabi mismo sa family code, ang custody ng mga non-marital children or yung anak sa labas or illegitimate children ay nasa nanay, no? Yun po ang nakasaad sa batas. And alam nyo ba, attorney? Ah, sige, patuloy ka, attorney Cam. Isisingit ko later. Ah, sige, sige. Oh, ayan ha. Clear na po yan sa mga nanay po na naghiwalay sa live-in partner. Dapat po nasa kustodiya ninyo ang inyong anak. At it doesn't mean na kapag wala kang trabaho, ay ikaw ay unfit na na mag-alaga ng ngayon. Dahil kayo naman ay dalawang na magsusustento dito. Correct. Mm-hmm. Kasi dyan papasok. Kasi kakaibat ng kustodiya, kapatid niya na ang sustento, ang support. Ang tanong, kailan po nasususpend yung parental authority, no? Kailan ba nawawala itong parental authority? Siyempre, unang-una, no, kapag halimbawa po, ito yung mga maaaring sabihin din natin na grounds para makita kung unfit ba o hindi yung isang magulang. Kapag halimbawa po, no, binibigyan po ang bata ng mga corrupting orders at yung mga inaabuso. Inaabuso compels the child to beg. Yung yung pamamalimos pala, panyera, no? Isa rin yun sa maaaring dahilan para makita na ikaw ay unfit. Kasi ba naman kung ikaw ay maayos na magulang, bakit mo kasi primary consideration is the welfare of the child, best interest of the child. Pag pinamalimos mo ang bata nandiyan sa kalye, hindi safe ang kalye, ang lansangan para sa isang bata. Ayan pa, isa pa rito yung halimbawa po, inaalaw nyo po yung bata, no, dun sa mga activities, yung mga acts of lasciviousness. Halimbawa, yung usong-usong ngayon, panyera, yung mga bata ay pinapaano sa camera para sa mga foreigner, no? Tapos ay nako, yun. At saka kasama rin po dyan kung halimbawa ang mga bata po ay tinatrato ng mga excessive cruelty o kaya yung harshness, ayan, bawal din po yun. Yung mga binubugbog pa niya, uri, no? Lahat po ng uri ng pang-aabuso. Pang-mamaltrato. Physical o mental o emotional abuse. Dahil ito po ay pinarurusahan din sa ilalim ng Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Children. Panieras. Batiin muna natin, panyera, yung mga nakatutok sa atin bago tayo mag commercial break lang. Tapos mamaya ibibigay natin yung ating malakas question sa mga gusto pong sumali. Magandang gabi po muna sa mga nakatutok sa atin. Ngayon po sina si Josefina Ramirez, gayon din si Aunt May, magandang gabi sa inyo. Roxanne Costo, Irene Almodovar, Ivy Gutierrez, Florence Regalo na nakikinig po sa Maypila, Laguna. Magandang gabi, Alma Romerde. Of course, magandang gabi din po sa lahat ng mga nag-round Marinduque. Wow. Inikot ang Marinduque, Attorney Cam, in 400 plus minutes, buong Marinduque. At hindi inikot ng ano, ng kotse, bike. Wow! Headed by Mr. Roger Sales dyan sa Buena Vista, Marinduque. And then magandang gabi po Zian, Romel Rada and Romel Kayabyab, Lionel, si Sir Lionel Benjamin nanunood sa atin. Si Violeta Zambrano and of course Kael Enriquez, Racy Simona and Lynn Lopez. Ayan, magandang gabi din po kay Gina Airy, Emily Ambal, Ronald Bascos Rabino. At ganun din po sa nakatutok sa atin, si Misa Marilu. Ayan. Si Tita Ami Miraflor Garcia and of course Fiesta Mart Royal and Kenneth Arevalo, Lelaine Paloma and Mami Belen Rivera. Ayan, para sa ating malakas online promo, handa na ba kayo? Ayan ha, kasi tatalakayan natin ito sa pagbabalik ng Dos Kumpanyeras. Ano po ang tawag sa karapatan ng isang magulang na makita, mabisita at makasama ang kanyang anak. So yung main topic po natin tonight about doon sa visitation rights ay tatalakay natin sa ating pagbabalik kasi yun ay ano pa lang, pasakalye pa lang. Yung mga tinalakay ni Atty. Cam. Hindi po yun talaga ang topic, related lang siya. Yes. Kaya naman po sa pagbabalik namin, kung kayo po yung meron ng idea at nakikinig mabuti sa aking panyera, ang kasagutan ay malalaman po ninyo, i-message na po kami sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page at doon po namin makikita kung tama ang inyong
sagot at mm-hmm. mamimili kami dalawang winners ng tig 500 pesos. Mm-hmm. Sorry, nasamid ako. Anyway, magbabalik pa pa programang Dos Compañeras para makaubo na si Attorney Cam. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. May nakaalala sa akin. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik po, Dos Compañeras. Kami pa rin po inyong kasama, Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. At babatin ba natin yung ating katukayo? Congratulations sa iyo, Judge Cheryl Alomia Makapagal. Siya ay maa-assign na Attorney Cam dyan sa Masinloc, Zambales. Yeah, congratulations. Mm-hmm. Pero bago po tayo magpatuloy pala sa ating talakayan, isa muna ang Flash Report. Flash Report. Flash Report! Attorney Vigor Mendoza, itinalaga na po ni Pangulong BBM na bagong pinuno ng Land Transportation Office. Oh, congratulations po, Attorney mm-hmm. Vigor Mendoza. Masusolusyonan kaya yun yung problema sa ating mga driver's license? Yon! Flash Report! Flash Report! Eh sana nga, masolusyonan na at saka hindi lang yun. Dadating na plastic na driver's license, Attorney Cam, 5,000 lang. Ay, 5,000 lang. So yung mga nakaano dyan, naka-print out pa lang at nilaminate ninyo, eh, antay-antay. At saka yung abangers, hindi lang. Abangers, ang sabi. Abang-abangers lang. At saka yung mga, meron pa bang mga plaka na hindi pa po nabibigyan, di ba? Mm-hmm. Di ba medyo naging controversial din yun. Mm-hmm. Madaming controversial mm-hmm. dyan sa LTO. Eh. Sana mm-hmm. masolusyonan po ni Attorney Vigor Mendoza at mas maging maayos at yung pamamalakad sa LTO. Eh, yun naman lagi ang ating panalangin. Yes. So proceed! Eto na! Pinag-uusapan po natin yung visitation rights, no? Mm-hmm. Especially ng mga tatay. Mm-hmm. Ayan, dahil mapapansin po ninyo kapag nabanggit namin, kapag kayo mag-asawa, 7 years pababa, eh laging nasa nanay yan. Mm-hmm. Unless there's compelling reason. Lalo no? na kung ito ay non-marital. Pag non-marital, menor de edad, talagang mm-hmm. sa nanay din yan. Mm-hmm. So ano naman ang karapatan ng mga tatay na makita, mm-hmm. makasama, makapiling ang kanilang mga anak. Mm-hmm. Nagtatapos na ba sa pagbibigay ng sustento? Mm-hmm. No? Mm-hmm. Siyempre, ito yung tinatawag natin na visitation rights. Alam mo ba, Attorney Cam, yes. na isang beses lang na-mention ang visitation rights sa Family Code. Mm-hmm. Ito ay nasa Article 49 ng Family Code. At ito'y binabanggit lang doon sa kapag pending annulment. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay applicable lamang noon, kung magiging literal ang interpretasyon mo, applicable lamang yung visitation rights sa ikinasal. Sa mag-asawang. At na-introduce ang yes. visitation rights para sa mga illegitimate fathers, mm-hmm. no? Or illegitimate parents noong nagkaroon ng desisyon, no? Sa jurisprudence na po lumalabas. Anong ibig sabihin nito? Sa desisyon lang ng Korte Suprema, lumabas yung visitation rights para sa mga illegitimate fathers or yan. Illegitimate parents. Mm-hmm. Kaya naman po ang visitation right po ay isang karapatan, no, na binibigay po ng korte sa maaring sa magulang o kaya naman sa mga iba pang kamag-anak mm-hmm. na na-deprive ng custody ng isang bata para mabisita on a regular basis mm-hmm. ang isang bata, no? Mm-hmm. At ang detalye po ng visitation rights ay of course dinedetermina po ng korte. Yes. Yan. And by the way po, ang visitation rights ay personal lamang sa tatay. Mm-hmm. No, hindi po siya pwedeng i-delegate sa lola, mm-hmm. sa auntie, sa uncle. It is exclusive para sa mga magulang. Of course, iba yung visitation rights para doon sa mga nakabilanggo. Yes. Yeah. At saka ito pa ha, may instance po ba na maaaring ma-deprive ng tinatawag na visitation rights ang isang ama? Well, meron po no, in a certain instances, mm-hmm. yung sa mga kaso po ng mga violence against women and their children. Pang-abuso. Yes, so nadideprive sila. By the way, Attorney Cam, kahit yung mga alcoholism, mm-hmm. maaari din ito maging ground. Pati na din yung mga immoral na activities, maari din po ito isa sa mga maging ground para matanggalan ng visitation rights. Of course, ito ay kailangang dumaan sa mga pagdinig ng korte. Ayan. At syempre, sinasabi din po no, sa mga lumabas na mga jurisprudence na itong mm-hmm. visitation rights ay isang natural right din po ng isang yes. parent para naman po makita yung pagpapalaki, okay ba ang kanilang mga anak. At ito po ay hindi din po pwedeng tanggihan ng mga mm-hmm.
merong custody ng bata. Mm-hmm. Yan. Especially sa mga at saka, by the way po, ano, ang visitation rights ay hindi po nakadepende sa pagsusustento. Magkaiba po sila, no? Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na hindi nagsusustento ay wala na siyang karapatan na bisitahin ang kanyang anak. At correct. Hindi rin pwedeng gawing kondisyon ng nanay or kung sino man ang custodian ng bata na o magsustento ka muna bago ka makabisita. Magkaiba po sila at magkaiba rin pong maaari pong maging hakbang sa korte kung sakasakali na ma-deprive ng sustento, hindi mabigyan ng sustento o kaya naman ay ma-deprive ng karapatan na mabisita o makita ang bata. So malinaw po yan ha sa mga mag-live-in na naghiwalay po. Kayong mga nanay po ha ay although nasa inyo po ang sole parental authority over the child, especially hanggang minor de edad, ang mga tatay naman po ay merong visitation right. Dos kumpanyeras. Ayan, clear na. Ang dami nang sumasagot sa ating Malakas online promo. Ayan. Eh, ang tanong, halimbawa naman po, no, namatay ang tatay o kaya nanay. Ayan. Eh, paano na? Sino na ang maaaring makakuha ng kustodiya nung bata? Ito yung tinatawag natin na, kung hindi ako nagkakamali, yung order of preference na tinatawag. Nadidistract ako sa naaamoy ko, panyera. Unahin muna natin, kailan po ba na to terminate? Kasi pinag-uusapan po natin yung parental authority. Ano po? Siyempre, unang-una kapag namatay po yung parents. So, terminated ang parental authority. Namatay po ang bata. Hindi wala na pong parental authority. Emancipation of the child, naging 18 years old, pataas na siya, di ba, panyera? By the way, the only way to emancipate a child is pagka na umabot na siya ng 18. Mm-hmm. No? Wala na tayong emancipation by reason of marriage. Dati kasi, nag-asawa yan, pwede na, no? Mm-hmm. Emancipated na yan. Wala na pong ganun. Okay? Ayun. So, saka ang question na Torny Cam would be, paano kung sakasakala dinideny ka ng custodian ng bata sa iyong visitation rights? Mm-hmm. Ano ang maaari mong gawin? Isang factor din ito, kasi huwag po ninyong kikidnapin ang sarili ng anak or huwag niyong hihiramin on the guys na ito ay bibisitahin ko lang or hihiramin ko, ipapasyal ko. Mm-hmm. No? Huwag niyo pong itatakas ang bata. Kapag ka nagkaroon ho kayo ng kasunduan na on Monday, bago mag-alas 7 ng gabi, dapat ay maiuwiin mo ng bata. Or on Sunday, bago ganitong oras, ay dapat maiuwiin mo yung bata. Pag hindi po ninyo naiuwi ang bata doon sa custodian na magulang, no, yung sa magulang na merong custody, maaari po kayong managot, ano, dahil sa ilalim po ng revised penal code, if I'm not mistaken, that's 270, yung kidnapping and failure to return a minor, it's a criminal offense, no, at maaari po kayong makulong para sa mga actually ang sinasabi doon, Attorney Cam, yung kidnapping reklusyon perpetua ang parusa, pero kapag ka magulang, yung failure to return a minor and hanggang 6 buwan ang parusa. And nakalagay pa dun sa revised penal code, 300 pesos. Pero meron pong amendment at nakalagay doon 40 to 100,000 pesos ang multa. Pero may pananagutan din pong, maaari pong magkaroon ng pananagutan na kulong ang kung sino man na nanghiram ng bata, no, temporarily nasa kanyang custody, no, at pangangalaga at hindi ibabalik on time. Ayan. Karamihan po kasi sa mga ganyan na ang nangyayari, hindi nga, buti yung iba, kidnapping, no? Yung iba tinatakbo pa mula, ano, sa ibang bansa, ano? Tinatakbo. Which, Attorney Cam, maiisip din natin, eh, paano naman, Attorney Cam, hindi kasal yung mga magulang? Mm-hmm. Eh, ako po, kung may visitation rights po ako, no? Kung meron po akong visitation rights, eh, paano po kung yung bata ay dadalhin ng kanyang ina, yung custodian na magulang, sa ibang bansa, pwede ko ba siyang tutulan? Mm-hmm. Dyan na yun pumapasok, Attorney Cam. Pwede mo bang tutulan kung ikaw, tatay ka, at ang may custody ng bata ay si nanay? At si nanay, halimbawa, mag-aasawa na. Mm-hmm. Di ba? Pupunta sa ibang bansa, dadalhin ang anak mo. Pwede mo bang sabihin na, huwag na huwag mong dadalhin ang bata sa ibang bansa dahil ako ay may visitation rights. Mm-hmm. So, hindi po. Because, since awarded siya ng custody ng bata or siyang may custody at siyang may parental authority, siya ang may desisyon, no, kung saan niya dadalhin ang bata. At take note, no, kung non-marital, hindi na po kailangan ng certification from DSWD para imailabas ng nanay ang bata. Mm-hmm. Ayun.
So kung yung mga kinakabahan po, no, na especially mga mag-asawa na naghiwalay, yan lagi ang question, eh. Baka naman itakbo yung aking anak, no? E pag ganun po, hindi naman po basta-basta yan, no? Yes. Sa immigration, doon pa lang na-check kasi hinahanapan po ng requirement doon. In fact, no, kapag halimbawa nga rin, pagkapatid nga lang, panyera, tas minor de edad, hindi rin pinapayagan na makalabas sa ibang bansa. Basta po, kailangan ng both parents merong ano po. Kapag kasal, consent, no? Kapag po hindi kasal, yung custodian, yung ina, yun lang po ang walang po problema kung siya ang magdadala. Kahit pala pong certification from the father, kung ito ay illegitimate child at ang custodian ay ang nanay, wala pong problema, hindi kailangan ng ganun. Kakailanganin nyo lang kung kasal kayo. Yun. Dos kumpanyeras. At kung ang magdadala ay kapatid or kung sino man, kailangan ng certification from DSWD, affidavit of consent mula sa magulang na custodian ng bata. Yun. Ito, may question dito. Attorney Cam, Attorney Rina, kami po yung naghiwalay ng aking ka-live-in. Pinapayagan ko naman po siya makita ang aking anak. Pero ang tanong ko lang po, magkano po ba dapat ang binibigay ng tatay para sa financial support ng aming anak? Okay. Financial support, again po, depende po yan sa kakayahan ng magbibigay ng iyong ng tatay at syempre sa mga pangangailangan po ng bata. At take note po, ang pagsuporta po ay hindi lang po dapat sa tatay, no? Kailangan both kayo, pareho kayo nagsusuporta. Ayan, kung pareho kayo may trabaho, much better, so pareho, no? Hindi pwedeng ikakarga lang lahat ng mga gastusin sa tatay. Kasi yun ang misconception ng mga ibang nanay. Kapag magkahiwalay, ito yung sagutin mo to, ang dami na pinasagot. Hati po kayo. Laging kaya hati. Po, yung kung sino man yung custodian, ano, lalo na po, nanay, mami, ganito ang gawin nyo para makahingi kayo ng sustento. Ilista nyo po yung gastusin sa bata. Paghatian po ninyo. Yun po ang isasama ninyo sa demand letter kung hihingi kayo ng sustento. By the way, kung hindi po kayo nag-demand, hindi ninyo pa pwedeng sabihin na, ay, yung last year pa, dapat binigyan mo ko, ngayon lang kayo nang hingi. Hindi na po yun makukover. Ito yung tinatawag na support in arrears. Hindi na po yun mahihingi. From the time lang po ang nang demand, maari ninyong hingin yung sustento. Yun. Wow. Si Banjo Attorney, paano po attorney kung dati nagkasundo naman na kapag weekend at weekdays during school ay nasa na kapag weekend during school days sa nanay ang bata. So ano yun? Kapag weekend sa tatay at during school days sa nanay ang bata. Kapag bakasyon, hati sa oras. Then palitan ng Christmas and New Year. Ano naman po or ano po? Ano yun? Ayos naman po nung una pero nasulsulan yung nanay kaya ayaw na ipahiram yung bata. Ano ang pwedeng gawin tatay? Okay. In short, Attorney Cam, nagkasundo na sila na magpapalit-palitan sila ng cost ng magpapalit-palitan kita si hiraman ng anak, no? Which is good, no? Lalo na kung magkalapit lang naman at hindi kayo magkakaproblema sa mga pagbabiyahe. Ayaw na. Actually, mayroon po kayong several options to enforce. But although kailangan po ninyo na i-enforce ito sa korte, pwede po kayong mag-file ng verified petition for visitation rights. Kapag nakuha po ninyo yung desisyon ng korte at pumapabor, binibigyan kayo ng visitation rights at hindi tumutupad yung nanay o yung kung sino mang custodian, maaari po siyang ipa-contempt of court. Bakit? Hindi sumusunod sa lawful order of the court. Yan. Dos kumpanyeras. Yung iba nga Attorney Cam, nag-habeas corpus. Diba? Pagka tinatago, no? Yan. Correct. Ito naman, sabi rito, Attorney Cam, Attorney Rina, kung kami po ay nag-live-in tapos naghiwalay, wala naman po trabaho ang nanay at hindi nga po kami kasal. Kanino mapupunta ang bata? Sinagot na po namin yan, no? Again po, it doesn't matter kung walang trabaho po ang nanay, ang sinasabi po ng batas, ang parental authority, custody po ng minor de edad na anak, kung hindi po kayo kasal, mga non-marital children po ay nasa nanay. So walang effect kung walang trabaho si nanay sa ngayon kasi maaari naman siya magkatrabaho at even kahit hindi siya magkatrabaho, hindi nakaka-apekto ang parental authority niya. Hindi naapektuhan. Yes. Ito yung question, Attorney Cam. This is something to do with visitorial right or visitation right na personal sa tatay. Sabi ni Marisa, paano po yung grandparents or uncles and aunties of the child, especially kung ang father po ay OFW at bihira lang namang makauwi? Pwede po bang i-avail ang visitation rights para makumusta naman ang bata? Meron pong desisyon ang Supreme Court, ang Silva versus Court of Appeals na ang sinasabi po noon
ang visitation right is personal to the father and walang ibang tao, grandparents, tito, tita, ang makaka-exercise ng karapatan na ito para sa tatay. Yun. Yun. Sa mga gustong sumali po again sa ating DZRH Malakas online promo, sagutin po ang katanungan na ano? Ayan, ang tawag sa karapatan ng isang magulang na makita, mabisita at makasama ang kanyang anak. Puntahan lang po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. I-click po, i-private message po kami, click ang message at doon po namin titignan na kung sino po ang mananalo ng dalawang tig 500 pesos. Mm-hmm. Magbabalik po ang Dos Compañeras, ilan po munang paalala. Kami po ang nakakasama ninyo, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 15 minutes, makalipas ang 7:00 ng gabi. This portion is brought to you. Pabalik po ang programa ang Dos Compañeras, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po natin yung visitation rights, ano po, no? Mm-hmm. At kanina, sumasagot po tayo ng mga katanungan, pero bago yan, batiin lang natin yung mga katutok sa atin. Maraming salamat po sa mga nagme-message sa amin. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman sila naka-follow, mm-hmm. Hindi rin sila naka-ano, Attorney Cam, naka-share. At saka, mm-hmm. Yung iba, hindi naka-public yung kanilang mga... Oo. Mga Facebook account, mm-hmm. So hindi natin ma-check kung sila ba talaga ay share. So habang nag-verify ka, Attorney Cam, babatiin ko lang. Magandang gabi sa iyo, Soloy, Gonzalo Soleta, and of course, Weng Soleta and Children, and of course, Tia Patring, ngayon din si Ate Lily Baradi, and of course, ang IBP Marinduque na magkakandak ng golf tournament ngayong August. So, through the initiative of our President, Attorney Orly D, magandang gabi sa inyo dyan sa Buwak, Marinduque. Uy, magandang gabi. May question dito, Attorney Cam. Yung pag-aampo ng bagong asawa. Si JR ang question niya. Yung nanay po ng anak ko, mag-aasawa ng foreigner. Gusto po ng lalaki na ampunin ang anak ko. Ayaw ko po sana, pero may nakapagsabi po na wala akong magagawa kasi hindi naman kami kasal at tanging ang nanay lang ang magdedesisyon. Yan. Mm. Ang nakalagi po sa Republic Act 11642 ay yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Ito 2022 lang ito, Attorney Cam, na isa batas na yung biological father ay may say pa din pagdating sa adoption ng kanyang anak kahit pa siya ay illegitimate na father. Hindi po nawawala ang pagiging tatay ng isang tao dahil lamang hindi sila kasal ng magulang ng bata, ng nanay ng bata. No? Kaya nga po, isa sa mga requirements kapag ka magpapaampon ng bata ay yung consent ng biological father, especially sa mga non-marital children, no? Or kahit pa sa non-marital children. In fact, no? Sinasabi po ng batas na kailangan magpakita ng effort, no? Na trinay mong i-locate ang tatay ng bata kung siya ay absentee or hindi mo siya nakikita or hindi nagpapakita. Kasama po dito yung pagpapa-announce sa radyo, pati pagpa-publish sa newspaper or yan, may publication requirement po ito para po maging maideklara na legally available for adoption ng isang bata. So ibig sabihin hindi ka maaring ano, JR, hindi ka maaring i-disregard, mm-hmm. No? Kailangan kunin ang iyong consent, no, para sa adoption. So kailangan pumayag ka. Pag hindi ka pumayag, wala silang magagawa. Mm-hmm. No? Ayan, sabi naman dito, paano naman po mga panyera kung nakulong ang parehong magulang sa bypass operation? Ay. Sino na po ang mag-aalaga? O kanino na po yung custody ng bata? Okay. Dito no, meron tayong tinatawag na order of preference po, 'di ba? Kung halimbawa, both parents jointly, no? Kung halimbawa naman po pareho po sila na nahuli, so suspended po ang kanilang parental authority, kung buhay po ang grandparent. So, yun po muna, dun i-award ang kustodiya. Kapag marami po, several grandparents, syempre meron sa nanay, meron sa tatay, kung sino po yung grandparent na chosen by the minor over 7 years of age. Mm-hmm. At syempre, kung halimbawa wala naman pong grandparents, kung nandiyan po ang eldest brother or sister over 21 years of age, so sila po ang magiging may parental authority sa custodian ng bata. Yes. Oh. By the way, sa mga ano, Attorney Cam, common sa atin ito, yung magkahiwalay ang magulang. Mm-hmm. Yung mga lolo't lola umiiksena. Ayan. Ihiramin si apo, no? Mm-hmm. Eh, yung nanay mo, ano yun? Salbahe yun, ganyan-ganyan. Pinababayaan ka, ito, mas maraming, mas masaya dito. Mo? O dadalhin ka namin sa ganyan. Iwan, dito ka na, piliin mo, sabihin mo sa nanay mo.
Huwag po ninyong gagawin yun. Bakit? Maari po kasi kayo maging liable. Yung mga lolo't lola, tita, tito, huwag po ninyong ini-induce or anong tawag sa induce, Atty. Kang? Inuuto. Inuudyukan. Inuudyukan. No? Ang inyong minor de edad na apo, pamangkin, na i-abandon yung kanyang bahay, yung kanyang, yung sino man ang custodian, may custody sa kanya. Bakit? Maari po kayo maging liable. Meron po sa ating batas yung sa revised penal code na crime na tinatawag na inducing a minor to abandon his home. Ito po ay punishable by arresto mayor and a fine of not exceeding 40,000 pesos. So ibig sabihin, huwag po ninyong inuudyukan, no, binibrainwash, no? Igalang po ninyo yung karapatan at parental authority na binibigay mismo ng batas sa nanay ng bata. Yan. Sabi mga attorneys, paano pag hindi nagsusuporta ang tatay sa kanyang anak? May karapatan po ba ang tatay na bisitahin ang anak niya kahit hindi siya nagsusuporta? Yes. Po. Yan, no? Iba po, sabi nga nakang panyara, iba po ang usaping suporta, iba rin po ang usapin na karapatan sa pagbisita. Yes. Yan. Silva versus Court of Appeals. Ayan. Yan po yung kaso doon. Unang, ito yung sikat na kaso, Attorney Cam. Okay, next question before. Okay, itatanong ko lang po, paano kung hiniram yung bata, upasapan 2 weeks lang, more than 1 year na hindi pa binabalik? Ay, ito na yun, Attorney Cam. Na-discuss na natin ito. Dinala daw sa Mindoro. Naku. Dahil mayaman po kasi sila, attorneys. Yun na yun. Ayan. Maaari kayong maging liable for yung nanghiram ng bata ninyo. Tapos, hindi binalik, no? Hindi binalik. Marami talagang ganyan. Sa totoo lang. Attorney Cam. In fact, merong yung kaano ni, sino ba yung isang kasama natin dito sa Operation Tulong? Yun ang inilalapit sa atin. Nung Sunday lang, binabanggit niya yun sa atin. Ito naman, real talk, panyera. Baliktad naman. So, yung mag-asawa, live-in lang sila, panyera. Hindi sila kasal. Nagkaroon sila ng anak. Mm-hmm. So, pareho nagtatrabaho. Yung bata na iwan doon sa in-laws niya, doon sa tatay. Ibig sabihin, ang nag-aalaga, yung magulang nung tatay. Ngayon, naghiwalay. Ang lalaki ay nag-cheat, nagloko, panyera. Eh, hindi ngayon makuha. Siyempre, sinabi nung nanay, no? Doon sa kanyang in-laws, pwede bang mahiram ang aking anak? Sabi nga nun. O sige, ramin, ipapasyal ko lang. Aba, panyera, dinire-diretso na ng nanay. Ipinasyal, bumalik sa kanilang tahanan doon sa probinsya at hindi na binalik yung bata. Ang tanong, ito po ba ay matatawag na kidnapping. Yeah. Kidnapping and failure to return a minor. Pero kasi panyera ito, siya ang nanay. Ang nag-aalaga kasi. Pero kanino ba ang sino ba ang may cause? Pero kasi kung nanay ito at pinahiram lang niya yung bata doon sa magulang. Yan. Ibang usapin mo. Ayaw ibalik ng magulang. Yung nanay ang may primary parental authority over the child. Tama. So lalo na again po kapag hindi kasal, ang minor de edad na anak ay nasa kustodiya, parental authority ng nanay. Meron ka na nahanap, panyera? Wala pa, napakahirap eh. Ang dami-dami kasing nagme-message sa atin dahil yung mga nag-message po sa amin tungkol sa ating Malakas online promo. Ang tanong, ha? Ang hirap ng iba, Attorney Cam. Bakit hindi kayo nakapublic? Hindi kayo searchable, so hindi namin ma-verify. So definitely, pag hindi namin na-verify, automatically, hindi namin kayo mapipili. Yes. Attorney Cam, ikaw na nga umanap dyan. Pero para sa ating Malakas online promo, ang tanong, ano ang tawag sa karapatan ng isang magulang na makita, mabisita at makasama ang kanyang anak? Pakisagot lamang po at syempre i-message po kami sa DZRH Dos Actually, puno na, ang dami na sagot na visitation rights. Ang problema, ang hirap mag-verify kasi yung iba, hindi naman nakikita ang kanilang mga profile. Oo nga, di ba? Sinesearch ko, kaya nga hindi ako makakonsentrate dito. Kailangan na natin ang PA, Attorney Cam. Oo nga At least until such time na matapos itong ano natin. Itong, anong tawag nito? Ating Malakas promo. Ayan. Wait lang po na kami po ay nagwe-verify. Sige, go ahead. At ako'y babati, Attorney Cam. Sige, mamati ka muna pa niya. Kumanap ka na ng ating mga, anong tawag doon? Ng ating mga winners tonight. Habang nahihirapan akong, unang-una hindi ko kasi makita. Ang hirap nitong malabo ang mata. Magandang gabi po muna kay Eileen Lopez, sniper. Gayun din kay Noel Dorosan and hindi ko na ang labo na ng mata ko, kailangan ko na ng bagong salamin. Federico Bagisi, and of course, good evening po, Attorney Cam, Attorney Seco. Ask ko lang ko po magkano po ang pagpapatitulo ay, okay, meron po tayong mga previous episodes nito, no, sa
Actually, mura lang sa pagpapatitulo. Ang gagastos ninyo, yung mga buwis, yun po yung mahal doon at depende po sa value ng property. Okay, Bobay Puertos, uy, ngayon lang ulit kayo nakabalik. Diyan sa Puerto Princesa, Palawan. At Hilaria Pagunuran. Yan, next attorney. Eto na, Panyera, meron na tayo napili. Go! Dahil malakas ang kakumakinig sa Deezer H, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa Deezer H News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang dalawang 500 pesos sa Deezer H Malakas promo. Atin sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating Deezer H Malakas online promo, first winner ng 500 pesos, walang iba kundi si George Cano. Ang sagot niya, visitation rights, naka-like, follow, and share ang ating Facebook Live. Ang next, second winner naman natin ay si Racy Lobo Simona at naka-share din po ng taga ano yan, pang-Malakasan. Bisdak yan, Atty. Cam. Oy, ang ating, taga Cebu yan. Uy, congratulations. Kamusta po ang mga masasarap na lechon? Yes, another 500 pesos sa iyo, Racy Lobo Simona. Sa mga hindi po nanalo, meron pa po tayo sa yes. Thursday. At saka masusunod na araw. Magandang gabi habang a few minutes, Atty. Cam. Hindi, saglit lang. Mm-hmm. Si Hilda Leta Cabrestante. Magandang gabi po, Raymond Botalon. Gayon din, sino pa, Ator? Tita Sita, Tito Sunny, bibilhan daw kayo ni Kenneth Arevalo ng bagong TV para wow, mas maganda daw ang panonood niyo sa amin. Thank you so much. Sana all. Sana all may pambili. Ay, 50th golden, golden anniversary, mm-hmm, Atty. Kami. Taraan del Mundo. And of course, ang Marichu Pascua. Nanalo na ba ito? Yan. Next, Atty. Cam. Patbatiin mo na si ano, Daddy William at Papa si Mami. Will, at saka kay Nanay Vita and of course kay Nanay Connie and Mama Sinta. Magandang gabi sa inyo lahat. And of course, ang mga taga-regional trial court ng Pangasinan. Ganyan sa Taguig. Maraming salamat po sa pagtutok. Nakasama niyo po, mga Panyera ng Bayan, Atty. Cam, Cheryl Adami Molina. At ako po, Atty. Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Cumpanieras.